So guys, ito na guys. Okay na po yung ating restro. Ayan. At mabilis lang po nakuha. Mga siguro ano lang. Kulang-kulang lang siguro kalahating oras yung aking paghihintay. So, dito po yan sa Laguna. Ayan. Mabilis ko na siya makuha. Basta po ay kompleto po ang inyong papilis. Gagaya po ng emission yung inyong insurance at inyong pa-check bari inspection dito sa loob kasi mayroon pa tayong bago ka makapasok sa LTO mismo ay mayroon pa kayong ipapa-check. So motor po yung aking pinarehistro. So mabilis lang, hindi kagaya nung nakaraang taon na inabot ako ng 11. So yun lang guys. At magandang ilalagay ko na lang dito kung magkano pong aking nagastos ano. Mga kaibigan, suportahan natin ang YouTube channel ni Kuya Johnny Vargas, Papa B Mex Vlog YouTube channel. Suportahan ng kanyang mga adhikain para sa ating mga kababayan. Iba't ibang content na nagbibigay saya at inspirasyon sa iba. Please subscribe pa Papa B Mex Vlog. Papa B Mex Vlog YouTube channel. Isang tao na merong musilak di na kalooban. Kanyang mga layunin maghatid ng kasiyahan. Ibahagi ang saya, buhay na pinapakita ni Kuya Johnny na Papa B kung siya'y tawagin. Araw-araw na sa buhay na palagi niyang kasama, martilyo at panukat at mahiwaga na pala. At iba't iba na gamit na kanya na ginagamit para sa pangarap. Papa B, nagsusumikap. Halina at samahan ating suportahan. Papa B, Mex Vlog ay atin na siyang samahan. Kanyang mga layunin maghatid ng kasiyahan sa mga kababayan at mga nahihirapan. Hangad niya rin palagi makatulong sa iba sa simpleng paraan. Nais niya na yung malaman, lagi niyong tatandaan na meron kayong makakasama. Andyan si Kuya Johnny na nagbibigay saya. Nandyan si Papa B, siya si Kuya Johnny. Papa B Mix Vlog na. Good morning world, good morning mga followers, good morning mga viewers, good morning mga subscribers. For today's vlog po ay pupunta po tayo sa Laguna. Babiyahi po tayo ng mga ilang oras. So, inagahan natin ang gising. So, gumising po ako ng alas 4. Tara po ay mag-prepare na ating dadalhin. Para po ay iparistro po natin yung aking service. So, nagtataka po siguro kayo bakit sa Laguna pa po ako nagpa-rin yun. No? So, bali kasi mga lodi dun kasi ang aking owner. Yung kumbasa yung pinagkuhanan ko ng aking motor. Kaya, kung may magiging problema man kasi wala po siyang plate number. Tsaka wala siyang CR. So, kung may magiging problema man, mas malapit tayo makakapunta ron. Kaysa dito sa Manila, wala dito yung ano. Yung mismo pinagkuhanan ko kaya pupunta pa tayo ng Laguna ngayon. So sana po ay samahan niyo ako. Tara at bumiyahin na tayo. Yon, nandito na tayo sa motor natin mga lodi. So ito na. Napainit na muna natin siya. So maya maya po ay bumiyahin na tayo. So ayan may medyo may kidlat pa akong nakikita. So tara na Lodi, biyahin na tayo dahil malayo-layo pa yung ating pupuntahan. So Lord, sana po ay makakarating po tayo ng ligtas at matiwasay, magiging maayos pong ating biyahe. Tara let's go. So yan, kararating lang po natin. Kararating natin dito sa emisyonan sa kuha na ng insurance. Bali, umalis ako dyan sa Manila ay quarter to 5 yon. At ngayon ay 6:30. So medyo mahababa pa. Mababa din ang biyahe natin mga lodi. So inabot pa tayo ng ulan. Sa may pagpasok pala ng bandang Cubao, maambo na siya. So hanggang inabot dito sa may Alabang. Ayan. So pagpasok dito ng Laguna, dito magdating ko dyan sa may Muntinlupa, wala naman siyang ulan. Kaya mas maganda kasi hindi masyadong basa yung daan dito. Kasi mahirap kapag basa yung daan. Mahirapan tayo sa biyahe kahit papano. Safe tayo nakarating dito. Yun ang mga nakapila kasi may mga nakauna sa akin.
Yan. So, update ko na lang po kayo sa aking pagpunta mamaya sa ating LTO. Ano? Maraming salamat. Ayan, dito na yung mga papel ko. Yan. Nakapila na kami mga lodi. So, akala ko mas maaga ako makakarating. Nantala kasi ating biyahe kasi nga gawa na nga sumilong pa ako sa ulan. Dahil lakas ng ulan dyan sa may sukat papuntang Bikutan. Wala pa lang doon sa may Cubao, yan. Lumakas na po yung ulan. Kaya talagang tama lang yung alis ko dyan sa Manila. Kasi mas mahirap magbigay ano dito, lalo na kapag kamayuha ka mamaya, mayroon silang umasan para may bilang sila para lang makatumanggap ng mga emission tsaka ano, insurance. Bali dito kompleto na rin at wala ka ng hassle pa na pupunta-punta kung saan-saan dito na sa kanila. Nandito na rin yung insurance. Pwede ka na rin manguha sa kanila. Yun mga lodi, ito na. Meron na tayong papel. Okay na siya. May na-emission na tsaka insurance. So, pupunta na tayo doon sa LTO. Update ko na lang kayo kapag nandun na tayo. So hindi tata pwede tayo makapag-video doon pag nandun na tayo sa loob. So titingnan natin kung gaano ka haba ang oras ng ating pag-aantay kung bago tayo marilisan ng bagong ORCR ng ating motor. So tara! Guys, nandito na tayo sa loob ng LTO. So, bali, antay na lang natin yung ating resibo para po ay babayaran na lang natin. So, wait na lang po ito. Hindi natin alam kung anong oras siya maibibigay, pero mag-aantay na lang tayo. So, guys, ito na guys. Okay na po yung ating restro. Ayan. At mabilis lang po nakuha. Mga siguro, ano lang. Kulang-kulang lang siguro kalahating oras yung aking paghihintay. So, dito po yan sa Laguna. Yan. Mabilis ko na siya makuha. Basta po ay kumpleto po ang inyong papeles. Gagaya po ng emission yung inyong insurance at inyong pa-check, bari inspection dito sa loob. Kasi mayroon pa tayong, bago ka makapasok sa LTO mismo, mayroon pa kayong ipapacheck. So, yung motor po yung aking pinarehistro. So, mabilis lang. Di kagaya nung nakarang taon na inabot ako ng 11. So, yun lang guys. Ilalagay ko na lang dito kung magkano pong aking nagastos. Ano? So, yung nagastos ko sa emission tsaka sa insurance, 950 lang. Yan. Tapos yun sa aking... Ito sa aking rehistro ay 379 lang mga lodi. So napakababa, napakamura na. Ayan. So yon, let's go. Tapos na. So hanap na tayo mga kainan dahil wala pa po akong almusal.